Ano ba talaga yung ano, yung pinaka dahilan kung bakit ka nag-come up ng Wine in Halifax na yan? Yes. Ano ba talaga ang purpose niya? Ayan na pala. Ayan o. Pen, napakaganda pala yung story niya kay Pen. Kasi seaman siya, tapos nakapunta siya dito dahil sa ano, yung experience niya, naging yung negative experience, ginawa niyang positive. That's, diba? Kasi yung mga tao, ito nangyari. Ah, stop na ko. Actually, nandyan na ako sa stage na yan eh. Talagang best lang. Parang yung mga nakita yung nag-grounded ako dito eh. Kasi, siguro breakthrough ito pa nung namin si Pen. Kasi wala pa akong network dito. Talaga? So, nandito kami. So actually, this is the purpose. Kung nagsasama ko yan, nakakulag ko sa'yo. Yeah. Okay. Ano ba talaga yung, ano, yung pinaka-dahilan kung bakit ka nag-come up ng Wine in Halifax na yan? Yes. Ano ba talaga ang purpose niya? So actually, maraming nagtatanong kung bakit Wine in Halifax. Tapos, bakit nasimula yung Wine in Halifax? Same reason sa'yo na napakahirap mag-build ng network. You've been here for 1.5 years. Ang hirap maghanap ng mga tao, di ba, na sino nalapitan ko just in case or pag na-board ako, saan ako pupunta. Yung Wine in Halifax is from my experience din nung nag-land ako noong 2016. Wala akong kilala, wala akong trabaho. I landed as permanent resident. Wala akong kilala, wala akong trabaho, wala akong network. So I imagine ano, this as Halifax as black. Parang struggling ka rin nung unang dating mo. Okay. So wala akong kakilala. Yung pag binidescribe ko yung Halifax, it's like a parang brown out. Yung andilim, parang saan ako pupunta, di ba? So same experience mo din, di ba? Parang, dito ba ako? O okay ba to? Or ano? Wow! Grabe! Ang laki! Ang laki ng mukha! Pero bakit sa'yo iba-ibang coat kulay? Hindi, ubos na yung ibang coat. Bakla nga, di ba? Ikaw naman. So yun, naging inspiration ko yung Wine in Halifax based from my experience. Sabi ko, dapat, sabi ko sa mga darating dito is magkaroon sila ng idea ano yung Halifax. At the same time, magkaroon sila ng idea na, ay eto, meron palang isang tao na pwede kong malaman yung information, pwede palang mag-connect dito. Which is, I'm happy from a simple objective, ito na nangyayari ngayon. So most of na pumupunta dito, hindi naman lahat, pero halos at least they know na nandito pala yung East Coast Filipino Portal, nandito pala yung Wine in Halifax. So if in case that they need something, they need to connect, merong tao silang tatawagan. And we utilize yung social media. Especially sa mga newcomer, no? Yeah, sa mga newcomer. So ngayon, yun, malaking, hindi naman sobrang laki, lumalaki yung population ng Filipino. And nandun yung East Coast Filipino Portal and Wine in Halifax to help every Filipino na makapag-settle. Hindi lang dito sa mismo sa Nova Scotia, hindi sa ibang provinces sa ibang Atlantic area, no? No, buong Atlantic province. Yeah. So, ayan. So, at least makatulong din sa mga Filipino na nandito na at least makapag-build ng network and makakilala ng mga Filipino and then mag-create ng mga events for Filipino. So, yun lang naman. Okay. Tara ka, pasyal-pasyal tayo doon. Sarap. Sarap ng libre. Salamat. Sarap ng libre talaga. Salamat, Dex. Salamat, Dex. Maliit na bagay. Actually, sinadya talaga namin yun ni Mercy na mag-video-video. Para maano. Para pagpunta nyo. Namamayan na. Ibigay na lang. Ay, bakit hindi kanya yung batila? Hindi siya yung parang namamayagpag. Tamtay. O di ba? Papapicture pa naman ako dyan, sabi ko. Hindi mahangin eh. Ingat ka bro, baka madulot ka. Uy, mamamalagpag na ako. Uy, pagturan mo ako dyan. Yun oh. Canada. Susun, hindi ako kain ng ice cream kung magiging ganyan ako. Sarap pag ano, pag libre. Ito pa mo dito, Dex. Support ko, Dex. Ginawa talaga si Dex ni photographer, no? Siyempre, talented di I am. Smart na bagay, dami ko alam. Tatumbling pa yan habang nag-picture. Pag picture niya bro, higa yan sa floor. Stolen daw muna. Mers, sabi mo nga dati si Iwan, ganang tawag dito? Yan ang masaklap. May nalalaman nyo na kung ba't nakatutuhanan. Ang tawag dito? Sa dalawang klase kasi meron si Iwan, merong nasa deck,
meron na sa makina. Eh, sa makina ako. Kaya hindi ko alam. Sa mapag ko ng makina dito. Ito, sige na lang. Ito, general. Ito, ang tawag dito. Electric fan. Grabe, hindi ko makuha yan. Electric fan. Bulit na ba ako? Ito. Electric fan. Ito. Parang galit na galit ka naman papana mo to, bro. Tawag dito, Mars. Ah, madali lang yan. Ang tawag dyan ay, ano ang tawag dyan? Alam mo to. Ay, alam ko na, ano to? Dildo yan. Ano yan? Dildo yan. Di battery? Hindi, manual lang yan. Teleskopyo ng higante. Teleskopyo. Hindi, alam ko na. Ang higante yan, pamting nga. Hello, Canada to. Wala dito libre. Kailangan ko yung resibo para sa tax. Parang ano, parang public CR yung kulay nila na to. Diba? Di ba public CR yun? Public CR to, diba? Parang public toilet. Sina na nila. Sa tropa ko kasi nagsara niyan eh. Ay. Ayan de. Pwede. Marunong. May Dek. No meat pa naman. Wala naman ang katanong. Bakulod. Oh, bakulod, bakulod. Marsilongguhin mo, Mars. Paano kayo nagkakilala? Magka-batchmate or? Hindi. Nakita ko yung post niya sa Pinoy Forum, Pinoy Canada Forum. Mm-hmm. Tapos, syempre, DIY. Nag-lurk ako sa profile niya sa Facebook. Doon ko nalaman na taga Bacolod. Taga Bacolod pala siya. Small world. Kasi sabi ko, ah, Nova Scotia. Tapos, pareho kami na sa Nova Scotia, Halifax. Wala ko yung doon. Uy, saka na natin Bita. Ayan, kasama namin si Ben! Ayan, Pen, kumusta pa yun so far ang Halifax, nilalakad natin? Nakaka 30 minutes na kaming lakad, so okay naman. So simula dumutin ako dito alas 3, so mag alas 9 na, 6 na oras na ako dito nagwa-wander. Diba? Kumusta yung Halifax compared to Manila? Sa Manila, compared to sa Halifax, mas maganda ang Halifax. Kumusta ganda lang ang pag-uusapan, diba? Of course, ano pa ba maiisip mo what Canada has to offer, diba? Mga tao, kumusta naman? Mga tao, so far wala pa naman tayo nakakausap. Siguro dahil nga nag-distancing tayo, di ba? Pero, as you can see naman sa mga paligid natin, medyo... Parang back to normal na medyo konti pa. No, hindi medyo masyad, pigil pa ng konti. Pigil pa ng konti, yun ang ano. Pero, parang nagbumabalik ng sigla, no? Give it couple of weeks, sabi natin a month or two maximum. Baka back to normal na tayo. Dito ha? Dito sa Halifax. Ewan ko lang sa ibang lugar. And napapansin natin, we observe and they observe also social distancing. Yes. Pero hindi napapansin natin na walang mga face mask na din, di ba? Exactly. Yung parang hindi naman siya nakapagtataka, pero parang alam mo yung mapapatanong ka bakit hindi na sila nagpa-face mask. Siguro nga kasi, as far as Halifax or Nova Scotia is concerned, kasi wala na tayong active cases. So medyo confident yung mga tao na mag-alaga na walang face mask. Pero kailangan pa din precaution in the sense of social distancing. Exactly. Kasi pag open area, you're not required to wear face mask. Pero pag nasa close ka, kailangan mag-face mask. Pero nasa park ka or nasa isang elevator ka or something, kailangan maka-face mask ka. Pero sa amin ngayon, so far wala ako napapansing may naka-face mask. Pero masasabi ko naman na 95% okay na dito sa Halifax. So me far, too. Sana tuloy-tuloy. Sana tuloy-tuloy. Yes. So ayan, lakad-lakad pa tayo!